Tyang Amy. Ako na, nag-iisip ako eh. Ang dami kasi. Hello? Madami ba, Tyang? Madami, Tyang. Hindi, marami iba-ibang level kasi. Merong punto sa buhay ko na, paano ba to? I was so in love with my career. Sa sobrang love na love ko yung career ko, siya talaga yung first priority ko. Na hindi ko na-realize na sinasabi pala sa akin ng Diyos na kailangan ko magpahinga. So, kinailangan na baliin niya yung legs ko. Nadapa ako nun talaga eh. Nadapa ako, tapos nilagyan ako ng implant dito, nilagyan ako ng bakal. Tapos sabi sa akin ni Lord, kailangan magpahinga ka, Ami. Kailangan mong mahalin yung sarili mo. Tapos dun ko nakita at na-realize na, ah, oo nga, baka talagang mali na during that time, sobra kong minamahal yung trabaho ko. Tapos wala na akong time for myself. Tapos na-realize ko nung nag-break ako ng 3 months, pahinga talaga ako. It was a difficult time for me kasi nasanay ako na araw-araw may ginagawa ako. Araw-araw nagtatrabaho ako. Tapos can you just imagine kung ano yung feeling na nabalian ka. Tapos hindi ka makalakad. Tapos doon mo ma-appreciate, sobra palang importante nung legs ko. Na naglalakad ako sa loob ng bahay, sa kwarto ni Adi during that time. Parang it was such a humbling experience na ginagamit ko lang yung puwet ko tsaka yung kamay ko. Tapos kinakaladkad ko yung paa ko para pupunta ko sa banyo. Tapos syempre hindi naman pwedeng 24 hours may magbabantay sa'yo. Eh wala pa si Carlo noon. Wala pa sa buhay namin. Kaming dalawa lang ni Adi. Ay, hindi, nandun na pala si Carlo nung time na yon. Pero lagi siyang nasa work. So mayroong mga moments na sa bahay lang ako, tapos pag may kukunin ako or maliligo ako, kakaladkarin ko talaga yung puwet ko papunta dun sa banyo. Tapos doon ko na-realize na, ah, ito pala yung sinasabi ni Lord na magpahinga ako kasi kailangan kong magpahinga at mahalin yung sarili ko. At nung nangyari yon, ang ganda naman ang naging blessing kasi may nagbunga. Nagkaanak kami ni Carlo at yun yung dumating si Kyle. At saka alam mo, dapat rin nating ma-distinguish yung love and obsession. Yes. Kasi katuloy sinasabi mo, sobrang pagmamahal mo sa career mo. Minsan hindi mo alam, hindi na yan love. Obsessed ka na sa career. Obsessed ka na sa pera. Mm-hmm. Ayaw mo huminto kasi obsessed ka na sa kasi malaking pera. Kasi may fear ka. Nanghihinayang ka sa pera. Ayaw mong may mamiss na sentimo. Mm-hmm. Kaya minsan, mahal ko ba ang trabaho ko o obsessed ako sa pera? Oo. Kaya parang sa tao rin, mahal ko ba yung tao or obsessed ako sa kanya? Is it just love or need or greed? Yung ganun. Dapat na-distinguish din natin kung kailan siya love or kung kailan siya obsession.